para sa ating kwento ngayong gabi. Apa! Ang ating kwento ay tungkol sa alamat ng alitaktak. Noong unang panahon, may isang makisig na binata na nais mag-asawa ng pinakamagandang dilag. Siya ay mayabang at masyadong malaki ang pagkakilala sa sarili. Kuminsan tuloy, nagdaramdam ang ilang mga dalaga sa kanya dahil sa pamimintas niya kahit nakaharap ang dalaga. Isang araw, pumunta siya sa bundok upang manguha ng yantok nang makasalubong niya ang isang napakagandang dalaga na nakasuot ng puting-puti. Napakagandang dalaga, wika niya sa sarili. At tuloy-tuloy na nilapitan niya ito. Nang malapit na siya, nagtatakbo ang dalaga at nawalang parang bulag. Hinanap niya ang dalaga sa buong kagubatan, ngunit hindi niya makita. Sa tagal at hirap na dinanas sa binata sa paghahanap sa dalaga, nagalit siya. Hindi ka talaga maganda. Ang ilong mo ay pango, ang mata mo ay duling, at ang mga tenga mo ay malalapat. Sigaw ng binata. Dahil sa pagkahapo, ay nahiga siya sa lilim ng punong kahoy para magpahinga. Naitip siya at nang magising, nakita niya ang magandang dilag. Alam niya maganda talaga ang dalaga at hindi totoo ang sinabi niya. Wika ng dalaga, ininsulto mo ako, kaya mula ngayon, ikaw ay magiging isang kulisang. Manunumbalik lamang ang anyo mo kapag ipinakita mo sa akin ang isang dalagang masigit ang kagandahan sa akin. Tumayo ka at hanapin mo ang dalagang sinasabi ko para mabalik ang dati mong anyo, ang utos ng engkantadang babae. Lumipad ang binatang naging kulisap upang hanapin ang babaeng masigit pa ang kagandahan kaysa sa engkantada. Naganap siya gabi't araw upang makita niya ang babaeng gaganda pa sa sumumpa sa kanya. Nagdala siya ng ilaw tuwing gabi. Ang binatang yaon na naging pulisa ang tinawag natin ngayong alitaktak. At dyan natatapos ang alamat ng alitaktak. Base sa kwento ni Colin Harvey, ano ang inyong mga natutunan? Tama. Huwag tayong magiging taas ng ating kapwa dahil ginawa tayo ng Diyos na may kanya-kanyang katangian tayo.